Yes sir, nagbabalik naman tayo para sa ating bagong video tutorial. So ang topic natin ngayon mga sir ay patungkol sa selector switch ng air conditioning. So nakikita nyo ngayon, ang selector switch na ito ay mayroong cooling and heating. So ayan po, mamaya i-explain po natin kung ano bang function ng selector switch. So ayan po. Yan sir, paki-like and share, subscribe na lang po sa aking channel kung nagustuhan nyo ang ating video para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating gagawin. So ito mga sir, makikita nyo yung dalawang uri ng selector switch. Yung isa po ay para sa cooling lamang at yung bandang kanan po ay para sa cooling and heating. So ayan po yung dalawang klase ng ating selector switch. May pagkakaiba ba ang dalawang selector switch na to? So meron po. Yung kasi yung isa, meron siyang additional pin para sa ating cooling o heater. So yung isa naman ay plain na pang-cooling lamang. Mga sir, ang ating selector switch ay ginagamit natin sa ating low cool, medium cool, high cool, at pwede rin po ito sa fan lamang na walang compressor at sa ating heater. Yan po ang function ng ating selector. So para sa cooling lamang, so ito lang yung ginagamit niya, yung tatlong klase, yung low cool, medium cool, at sa high cool. So ito po ngayon, nakita nyo yung cooling sa heating na selector switch. So makikita nyo mga sir, mas marami siyang mga pins. So naka-design siya para sa may heater, electrical heater. So ito ngayon yung ating diagram. Kung ang selector ay pinihit nyo papunta sa low, so ang contact po niya ay ang common sa yung number 2. At ang sunod naman yung medium. So ang contact po niya ay common at ang number 1. So ang sunod po natin ang common saka ang high. Bali ang common saka number 4 po ang contact. So yun po yung 3 speed ng ating panmotor with compressor na po yun. Sunod naman natin mga sir ang ating isang selector, which is ang ating cooling lamang. Ito po yung single cooling lamang, walang heating po. So nakikita nyo sa ating diagram, simple lang po siya. So tinitiglan lang po natin dito yung contacts niya. Pag ang selector ay sinelect sa low, ang contact po ay ang 5 saka 2. Sunod po ang medium, 5 saka 3. At ang panghuli po ang 5 saka 4 para sa high. Bali, tatlong speed lang po. So mga sir, ito ngayon yung selector switch para sa cooling at heating. So i-check po natin ng actual ngayon. Gamit po natin ang ating digital clamp ammeter o multi-tester. So i-select po natin sa low cool. So ang contact po niya, isang test prod po natin ilagay sa ating common. Ang contact niya ay sa number 2. So ayan po, may contact po siya. Continuity po. Ayan po, may contact na po siya. Yun po ang ating low cool. So isunod naman po natin ang ating medium cool. Ang ating medium cool po, ang contact ay ang common saka number 1. So ayun po ang contact. Sunod po natin ang high cool, common at saka number 4. So ayun po, okay po ang ating selector switch. So ibig sabihin lang po, pag ang ating selector switch ay hindi na maganda o sira, ibig sabihin wala po siyang contact, mawawalan po siya ng reading o continuity kasi contact po ito. Ito po nga
ating supply, ating common. Itong B na ito po para sa ating compressor. Yan po, para sa compressor natin. Punta sa A. Punta sa ating common compressor. Common wire. So, ayan po. Bali, yung B na wire po na yan, dumaan po pala ng thermostat yan. Common, papunta sa thermostat, tapos yung B sa thermostat, bali pag nag-contact po siya, trigger po niya yung ating compressor para gumana po. So, review lang po tayo. Common, sa ating low, number 2, medium, number 1, at ang ating number 4 po, ang ating high pull. So, itong letter D na pin na to, sir, papunta po pala ito sa ating heating thermostat o sa heater po ito. So, yan po yung letter D, papunta po sa thermostat sa ating heater. Ayan mga sir, review lang po natin ang ating selector switch contact. So ang una po galing sa ating common. So nakikita nyo, ang common punta sa low cool, o ang contact po niya ay ang number 2. Common and number 2 para sa ating low cool. Para sa ating medium cool, common saka number 1. So, ayan po ang contact. So, ang number 3, common, saka number 4. So, ang ating high, cool. So, ayan po ang ating selector switch. So, ito po yung thermostat natin para sa cooling, sa ating compressor, at sa ating heater. So, yung thermostat po yung trigger at nag-select sa ating cooling at sa ating heating. O, ano pong desire natin? Kung cooling ba o heating ang ating pagaganahin. So, ayun po ang ating cooling and heating na selector switch. Ayan mga sir, isunod naman natin ang ating selector switch. Single cool only. So, ito po yun. Itura niya. Napakasimple po. Bali, ilan lang po yung mga terminal pins niya. So, review po natin. Ito yung ating supply. Yung ating terminal block. At naka-jumper siya para sa contacts niya sa ating pan. So ito po yung ating low contact, medium and high. So ayan po, at ipapakita ko po sa inyo kung paano malalaman kung sira po ang ating selector switch. So gagamit po tayo ng clamp ammeter. So ipapakita po natin. So i-select po natin sa low cool. So sa ating test prod, isa po sa light o common. Select natin sa low cool. So kung mapapansin nyo, wala pong contact. Ibig sabihin, sira po ang ating selector switch. So ayan po, sample ng sirang selector switch. So ayun mga sir, nakita nyo kanina sa una yung bad na o defective na selector switch. So ito naman yung good na selector switch. So i-check po natin kung may continuity siya. So sa ating line, punta sa low contact. So ayun po, may contact po siya, may resistance. Sunod naman po natin ang medium cool contact. So ayun po ang medium cool contact. Medium cool, ibig sabihin po sabay na po sila ng compressor sa kapan motor. Ating high cool contact. O ayan po, may continuity po siya. Ibig sabihin yung contact niya ay okay. O ayan po ang good na ating selector switch. So ayan po ating i-check lang na mabuti para sigurado po na okay ang kanyang mga contacts. So ayan po.
po, napakasimple po ng ating single cool selector switch. Ito po yung isang example ng good na selector switch. So, i-review lang po natin sa ating diagram. So, ito po ang pinaka-schematic wiring diagram ng ating selector switch. So, ayan po ang terminal block, ang number 5, ang pinaka-contact ng ating low, medium, saka high na pan-motor. So, ayan po, napakasimple po siya. At sana po nasusundan nyo yung diagram natin yung dumagulo. Ayan mga sir, ulitin lang natin i-review ang ating mga selector switch. So ito yung ating selector switch na may heater cooling and heating. So ayan po, nakikita nyo yung mga terminal pins nya. Bali, mas marami po siya kasi design po siya para sa may heater. So ayan po, review lang po natin ang kanyang contact. So ang ating contact for sa ating local ay ang number 2, ang medium ang number 1, at ang number 4 ang ating high. Ito ng letter A na to para sa ating wire papunta sa ating common ng compressor. Ito naman po yung ating heater. Heater, ito yung isa para sa ating air swing. So ayan po, napakasimple. Ito, sunod na naman natin ang ating cooling only na selector switch for cooling. So ang linya, terminal block, number 5 ang contact, jumper contact nya para sa low, number 2 ang medium sa number 3, at ang high para sa number 4. So ayan po, napakasimple po ng ating mga selector switch at ang kanilang mga function. So mga sir, sana may napulot kayong konting aral sa ating munting tutorial. Maraming salamat po.